Sir Apiatul po, ako po si Evangeline Sigido, Dr. po. Nanghingi po ako ng tulong. Sana po ma-rescue ako dito sa bahay ng ina ng amo kong lalaki kasi dito ako dinala. Binugbog ako ng amo kong babae. May mga pasa po akong ebidensya. Sana po matulungan niyo ako makuha ako dito, please. Kasi parang hindi na talaga ako komportable kasi yung amo kong lalaki kunin niya yung safety. Magandang hapon po, Ma'am Evangeline. Magandang hapon po, sir. Okay, nandiyan po kay sa Riyad. Gusto niyo na pong umuwi? Opo, opo. Sige, kausapin natin si Kathy Mendoza, HR Welfare Officer ng agency na Around the World Manpower. Magandang hapon sa iyo, Miss Kathy. Opo. Gusto ko po today, makuha niyo na po sa amo. Alam naman po yan, ma'am, sir, na pag punar, ang worker po sa Saudi, hindi agad-agad pwedeng puntahan o i-rescue. Dadaan po tayo sa post. At ano po yung prosesong yon? Senator, magandang araw po. Sige po, sige po. Dadaan sa proseso. Hindi po agad-agad. Kailan po siya pwedeng kunin sa para po sa inyo? Kino-coordinate na po namin sa FRA namin na ma-pull out po siya doon. Pero ang sabi ng employer, ayos na rin niya yung final exit at saka yung ticket ng babae. Ano po, ticket ng babae? Bakit babae ang tawag niyo po sa inyong worker? OFW po, sir. Sorry po. OFW po namin. Okay, so kailan po siya ma-pull out para sa inyo? I-coordinate ko po sa opisina namin sa Riyadh. Hindi nga, kailan nga, magbigay ka ng ano araw, ilang araw, after one day, two days, three days, magbigay ka. Sa ngayon, sir, hindi ako makapagbigay sa inyo ng eksaktong araw dahil ang opisina po namin sa Riyadh ang makikipag-usap para sa pag-pull out. Ay, hindi nga, kasi kung talagang seryoso ka na mabigyan solusyon itong problema, sasabihin mo, huwag kang mag-alala, in 2 days or 3 days, ma-pull out ko na yan, 1 week or 1 month, hindi pwede, hindi mo pa alam. Eh, ba't ka pa nag-agency-agency kung wala ka palang kaalam-alam? Sasabi-sabi ka pa ng proseso, baka mami, papasara ka namin eh. Pabaya ka, kasi kung hindi ka pabaya, hindi na sana tumawag sila sa amin. Kung may tiwala sila sa inyo, di sana, eh sa inyo sila dumiretsos, tumawag ba kayo sa kanila? Hindi po, sir. Kasi yung kapatid. Makapag-inip po ako sa worker namin po. Okay, yan ang gusto ko. Tawag mo siyang worker, huwag mo sa tawagin babae. Apo. Nung dumating ako dito, afternoon nung September 18, and the night that time, ako nakikoordinate na ako sa agency. After that, nakikoordinate ako sa polo. Pagkatapos niyan, naghintay ako na how many days. Sabi ko, pagka 90 noon ng gabi, kasi nakita ng amo ko ng mga pasa, may nag-send sa kanya, sabi niya, ibigay mo sa akin yung cellphone mo. Sabi ko, no sir, kay this is my communication to everybody where I communicate. Nagsabi na ako sa kanya niyan, ng taga-office, sabi ko, Ma'am Kathy, tulungan mo, kailangan ma-transfer ako sa agency, sa office niyo dito sa Riyadh. Kailan po kayo tumawag dito kay kay Kathy? That night. Nung September 18? September 18 ng aksidente. Pagkagabi, nagtawag ako sa kanya. Pagka 19, yun, nag-ano ako. Hanggang ngayon, panglimang gabi na. Oh. Apat na gabi na ako dito, tapos... Oh, yan. Panglimang araw. Miss Kathy Mendoza, 5 days ago pa, tumawag sa'yo. Okay, sir, nakausap ko naman po yan. At mula po na tumawag siya sa akin, agad-agad po ako nakipag-coordinate sa FRA namin sa Saudi. So, ngayon po, tumawag na po yung FRA namin sa employer sa Saudi, which is kinausap nila at sinabihan po yung employer na isalahin yung worker sa opisina. Pero bakit hanggang ngayon, 5 days na, wala pa rin. Alam mo, Miss Kathy, ilagay natin sa sitwasyon mo, ikaw yung binubugbog araw-araw at 5 araw ka nang binubugbog tuloy-tuloy. Ano mararamdaman mo? 5 araw na binubugbog tuloy-tuloy dahil mula po nang nangyari sa kanya yon, nandun po siya ngayon sa bahay ng nanay ng employer. Ngayon po, mula po nung nangyari po yon, lagi po ako naka-monitor sa kanya. No, hindi. Maski na, dapat totally matanggal na siya sa mga kamag-anak, kasama ng mga kamag-anak. Kasi pwede siyang balikan nung mismo yung anak o sabi mo nandun siya sa nanay. No. Sa oras na may kababayan tayong binugbog ng kanyang amo, agad-agad may pull out na yan, madala sa ating embahada para doon siya iligtas. Mailagay siya doon sa ating polo para masiguro yung kanyang kaligtasan. Mr. Arnel Ignacio ng OWA, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Nakikinig po ako. Mabagal po yan. Kapapupuntahan ko po yung ano. Kami po tatawag sa FRA para humabalis tayo.
Salamat po Sir Arnel. Kasi nakakaawa po, dami ng pasa. Although nandun siya sa nanay nung kanyang amo. Pero anytime, pwede naman siya puntahan doon ng kanyang amo at pwedeng ibalik ulit. Kailangan lang po namin, Sen, yung nasan siya mismo sa Saudi Arabia, so we can I can contact the right office of OWA. Ay, salamat. Sige po. Ibibigay po namin sa inyo off-air yung pong exact location niya po, Sir Arnel. Mabibigyan ko kayo ng report tonight kung ano man ang ano. But I can assure you, Sen, kami po ang tatawag sa FRA. Mas mabilis yan. At go-call ko rin yung attention nitong ating PRA. Salamat po, Sir Arnel. As usual, ako po ay natutuwa at humahanga po sa inyo sa mga inyong mabilisan aksyon. Thank you po, Sir. Ha? Pasensya na lang po kayo. Hindi ako makasagot ka. Nasa loob ako ng Congress. Hindi, okay lang po yan. Thank you po. Ako. Thank you po, Sir Arnel. Okay. I share your sentiments, Senator. So we will act on this as quickly as possible. Thank you po. Ma'am Evangeline. Yes, sir. Pinakamahaba na po yung isang linggo na dito na po kayo sa Pilipinas. Okay? Salamat, sir. Pero gusto ko talagang alis ako dito kasi yung cellphone ko kukunin ng amo kong lalaki. Kaya na lalo na ngayon nga nakipag-coordinate ako sa inyo. Opo. Opo. Ngayon na po, si Mr. Arnel Ignacio, may ipag-ugnayan na po yan sa mga kinaukulan dyan sa Riyadh. Ibibigay po namin sa kanya off-air yung exact location nyo para mapunta yung FRA personal ng mga tauhan ng polo para ma-pull out po kayo dyan. Okay? Salamat po, sir. Senator, salamat. Walang anuman po. Eh, okay ka lang, tayo. Salamat, tay. Salamat ka. Salamat, tay. Tinutulungan mo talaga ako kahit busy ka sa pamumuhay mo, kahit ganyan ka. Salamat talaga. Mahal ko kayo mga kapatid at saka mga anak ko. Gusto kong uwi ng buhay. Namiss ko na kayo. Oh, amping dapper mi, amping. Amping. Oo, tay. Salamat kayo. Salamat, Senator. Opo. Sige po. Basta kunting dasal lang po. In 1 week. Gusto namin for a little more, nandito na po siya. Gusto namin makauwi siya buhay. Kahit walang pera po. Huwag kayong maglala. Pagbalik niya rito, meron po mga matatanggap na programa ang ating OWA na para matulungan yung mga katulad niya. Magbigyan po ng financial assistance. Ako rin po magbibigyan ng financial assistance. Okay? Maraming salamat po, Idol. Walang anuman po. Salamat po, sir. Sige salamat po, Ma'am Evangeline. Ingat po kayo dyan. Yes, opo. Miss Cathy. Maraming salamat po. Yes, sir. Next time, wag mo nang tawagin babae. Yung babaeng yan, ang inyong mga worker. Worker po. Okay? Okay po. Ina-assure din na namin po na matutulungan po namin yung worker sa pagpapauwi po. Naka-eye po kami sa kanya, naka-monitor po kami sa kanya. Kahit po nakatapos siya ng kontrata at nag-extend siya sa ibang employer, still, nakikipag-coordinate ako. Dapat lang. Tumulong kayo. Agency kayo. Dahil kapag hindi. Yes, sir. Kaya nga po, sir. Lagi po kami naka-monitor sa mga worker namin. Sige. Okay, thank you. Thank you po, Sir Pablito. Ma'am, thank you. Taga saan po yung mga Bertulfo? Ormoc City, Leyte po, sir. Okay lang ba? Kasi yung original ng Tulfo is Bertulfo. Kaya pag Leyte, kamag-anak pa namin yan. Magkamag-anak pa po tayo. Ito yan. Kasi yung lolo ko, tinamad daw, base sa kwento, tinamad siya magsulat mahaba. Kaya tinanggal niya yung Ber, sinulat niya yung Tulfo. Totoo yan. Tulfo na kaya mga Bertulfo, kamag-anak po namin yan. Baka magkamag-anak pa po tayo. Totoo yan. Salamat po, sir. Kasi nga, Leyte, kaya ginanong ko, Leyte. Magkamag-anak pa po siguro tayo. Na may salamat, usap sir. Idol. Sige po, punta ko kayo dun sa kabilang booth. Tawag ko na sa'yo, kuya. O, magkuya ka na sa akin dahil magkamag-anak tayo. Maray mo, baka uncle mo pa ako. Ilan taon na po kayo? 50 na po, sir. O, mas matanda ako sa'yo. Baka magpinsan. Insan. Maray mo, hindi, totoo yan. Totoo yan, hindi po ako nagbibiro. Yung original po ng Tulfo is Bear Tulfo. Marami akong mga kausap na ang kami ng mga roots namin. Pag-Leyte, ha? Bear Tulfo. O, tamad yung lolo ko raw. Nilagay niya, Tulfo lang. Lolo, huwag ka magalit, ha? Salamat po. Salamat po, pinsan. Ingat pa kayo. Pinsan, Evangeline. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo babayaan. Ingat po. God bless. Huwag niyo po ibaba yung linya, okay, ma'am. Thank you, din. Salamat po.
Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya. Ako po si Evangeline Seguido Bertolfo, nandito na po ako sa Kalinga Bolo Uwang. Nagpapasalamat po ako sa inyo at nandito safe na po ako. Maraming salamat, maraming salamat sa inyo. Walang paraan pa siya ang yung tinakbuhan, di lang basta solusyon sa yung pinagdadaanan. Maraming... Oh, ayan na si ma'am, oh, ayan. Yes po. Nakita ko sa picture. Okay. Ang ating masipag din na reporter si Ruby. Ruby! Good afternoon po, sir. Yun nga po, makikita ninyo, kasama na po natin yung OFW na si Ma'am Evangeline Bertolfo na na-ere lang po noong September 22. So, ilang linggo lang po, idol, na-rescue na po agad natin siya at napauwi dito sa Pilipinas. Ayun. Hello po, ma'am. Hello po, sir. Good afternoon. Salamat talaga na na-rescue na ako at nandito na ako sa Pinas. Happy ako kasi buntutan ako ng tinik, no? Kasi pa sabi ko sarili ko na save na ako at sana po tuloy-tuloy na yung pagtulong mo sa mga OFW at ako, sir, kailangan ko. Alam naman umuwi ako walang-wala talaga, so I hope na matulungan mo ako ng pangkabuhayan. Ah, sige po, kasi sige ako po. May nag-aral pa sa akin eh. Tama po yan. Nag-promise naman po ako. Akong bahala. Tutulong po ako as promise. Salamat talaga. Salamat. Yes, ma'am. Happy lang talaga ako. Talagang happy-happy. Pagdating ko talaga, nakasakay lang ako ng papuntang Pilipinas. Sabi ko, makauwi na talaga ako ng Pilipinas. Salamat talaga, sir. Salamat. Yes, ma'am. Walang anuman po. Salamat po, sir, sa inyong salamat. Tiwala sa amin, Ma'am Evangeline. Oo, talagang naniwala ako sa inyo, sir. Talaga. Salamat ka, sir. Goodbye. Thank you. Ma'am, baka magkamag-anak pa nga siguro tayo eh. Si Mr. Nyo ay ang Bertolfo. Opo, sir. Bertolfo. Oh, baka mag... Di ba nasabi ko na dati noon? Yung lolo ko talaga, original na last name talaga ng lolo ko is Bertolfo. Tamad daw yung lolo-lolo ko, nilagyan nilang Tulfo. Tinanggal niya yung Ber. At Tagalete, yung sa lolo ng lolo ng father side ko. Pero although taga Iloco sila, pero meron din sa side nila na sa Leyte na napunta. Okay. Sige po, baka magkamag-anak pa tayo. Oh, pinsan. Pinsan Evangeline. Kumusta ka diyan, pinsan? Sige po, ma'am. Tulad ng promise po namin, magpapadala po ako ng reporter diyan sa inyo sa Leyte para iset na po kayo dun sa Kabuhayan Showcase para hindi ka na babalik sa Saudi, sa Riyadh. Okay? Malaking tulong na lalo na may nag-aral sa aking anak. At ilan mga anak niyo, ma'am? Ilan anak niyo? Lima pong anak namin. Ilan taon ang panganay? Alam. Panganay ko, sir, nandoon sa may asawa na kasi. Ah, okay. Ilang taon bunso? Mag-18 ngayong November. Okay. So, may nag-aaral pa? May nag-masteral ako, sir. Laki pa sa ng bayad ng masteral kasi maestro siya eh. Ah, teacher. Good. Okay. Nag-masteral siya. Oo. Sige, tulungan kita, ma'am, para hindi ka na babalik. Salamat po, sir. Talagang maraming salamat. Sige po, sir. Bye-bye kasi ang oras ko mag-flight. Ah, sige. Baka maliit ka sa flight mo. Sige po. Takbo na. Hindi ako maliit, sir. Kung hindi ako makauwi, dito muna ako sa kapatid ko. Ah, sige, ma'am. Hindi, habol yan. Pag hindi kayo nakahabol, akong bahala. Anyway, susunod kami sa Leyte. Ingat. Thank you. Thank you po. Okay. Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulfo. Ikay sandalata. Aping Pilipino, nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ikay